Ayan, nandito tayo ngayon sa ilalim ng Toyota Vios. Ayan. Aray ko. So ito ay walang alam na history si Sir dito kung kailan pinalta ng mga bagay-bagay, kaya dinala niya rito. Nagpapalit siya ng transmission fluid. Ayan. Ito. So tatanggalin ng oil pan para makuha yung transmission filter. Ngayon, pag tatanggalin ng transmission filter, thank you. Ayan, andyan na. So ang gagawin dito ay full PMS, tapos papalitan na rin yung transmission fluid kasi sobrang itim na. So pag tatanggalin ng transmission filter, lahat yan, nakikita yung tornillo maliliit na yan, paikot ng oil pan. Tatanggalin yan, tapos mababaklas nyo yan. Nasa loob yung transmission filter. So mamaya-maya pa, kasi in order pa natin yung transmission filter dun sa kabuyaw. Tapos ito, ang issue nito ay may langis dito sa pagitan ng transmission at makina. Kung makikita nyo, tuyong-tuyo dito sa engine, tuyong-tuyo naman dito sa transmission. Naging basa lang yan kasi nag-drain ako, pinunasan kong basahan. Pero dry na dry yan karina. Ang tanging leak, wala sa ibabaw, nasa ilalim, pagitan ng engine at saka ng transmission. Pag ganyan po, usually ang nagiging sira po niyan ay yung oil seal sa may crankshaft. Dalawa po yan. Pag ang tagas na nakita ninyong langis ay engine oil, crankshaft, oil seal. Doon po yan sa may likuran, sa may likod ng flywheel. Pag nakita nyo naman tagas ay sa may transmission banda, or yung mapula, o yung hindi engine oil. Alam naman yan ng mga tao, kung engine oil, maamoy mo lang yan. Transmission fluid, alam mo rin yan. So kung ano yung makita nyo yung tagas, ano't ano man, ibababa pa rin po ang transmission. Kasi nasa pagitan nila yung oil seal na bumigay. Okay? So yun lang po, gagawin na natin to. Share ko lang sa inyo, basta ang leak ay nakita nyo sa pagitan ng engine at transmission sa ilalim. Walang ibang leak sa makina, walang ibang leak sa transmission. Diyan yan, baba transmission po yan pag ganyan. Oil seal yan, it's either sa main drive or sa may crankshaft sa likod, rear oil seal. PMS to. So marami tayong gagawin dito. Hinihintay lang natin yung ibang parts, kagaya ng filter ng transmission. Kasi minsan wala dito available sa Kalamba. Minong motor pa yan or pinapalala move. Minsan kagaya ng Ford Everest, sa silang pagaling yung transmission filter. Kasi walang dala si Sir at wala rin dito sa Kalamba. Dala lang ay transmission fluid lang. Nalimutan yung transmission filter, eh sobrang dumi na. So yan ang isang mga nagiging cause ng low power. Pangit ang shifting, delayed shifting. Ang tagal kumagat ng cambio, yan. Simpleng palit ng transmission fluid, minsan yun ang nagiging lunas. Lalo kung never pa napalitan. Minsan barado na kasi yung filter, minsan sobrang dumi na ng fluid. Yan. Huwag muna tayo agad doon sa major, yung mga baba transmission at saka mga overall transmission, rebuild, replace, mahal yun. Pinaka basic po, pag sa transmission ang problema ninyo, palit muna ng fluid at filter. Okay? Para tipid. First step po yun. Hindi nyo pwede laktawan yun. Naalala ko noong nakaraan, meron tayo ditong kaso na ganun. Sabi ko, uunahin po muna natin change fluid muna ng transmission saka filter. Kung hindi po yung makuha, rebuild na kayo or replace. Hindi nakuha sa replace ng fluid. Kasi never pa naman daw napalitan yung transmission fluid eh. Sabi ko, basic muna. Aba, nung pinalitan na yung transmission, kasi nga hindi nakuha sa change oil, medyo nagtampo daw sa akin. Sabi ko, bakit naman po? Eh kasi pinapalitan pa daw ng fluid at filter, hindi naman daw pala yun. Sabi ko, paano po natin malalaman na hindi yun kung never nyo pang napalitan yung inyong transmission fluid? Gusto nyo po ba, imbis na change oil lang ang gagawin, baba kagad transmission ang ihatol natin? So hindi naman pwedeng ganun, di ba mga kaibigan? Basic muna lagi. Hindi ka pwedeng umusok lang, overhaul agad. Kasi mamaya, barado lang yung breather. Sabihin mo, umuusok, ay overhaul na yan. Diyari, di ba? Mas napagmahal. Lagi mag-start tayo sa basic. Pag di nyo pa yung nagagawa, yun muna ang gagawin. Pag hindi umubra, tsaka tayo lilipat ng next step. So natural lang po gumastos tayo ng konti sa basic. Dahil minsan naman, yun lang yung nagiging solusyon. Hindi kailangan maging major. Okay? Handaan nyo, dito sa shop na to, hindi naman tayo dito manloloko. Sayang ang tiwala. Okay, bien. Punong-puno ang shop natin. Lagi, everyday. Sobrang dami yan. Sobrang dami. So yun lang po. Tapusin ko na to.